Nabali po talaga siya. Pag ganun, pavina po siya. That is straight. Hindi na magamit ni Alana ang kanyang Tapos, laptop para sa schoolwork cheated. Dahil nasira ito nang ipadaan sa x-ray machine sa MRT Taft noong March 15, alas 9 ng gabi, habang papauwi na mula sa eskwela. Nakasilid ang laptop ni Alana sa kanyang bag. At dahil nagmamadali ang lahat, hindi na nailagay ni Alana sa tray na pinaglalagyan ng gamit kapag ipinapasok sa x-ray machine. Base sa kwento ni Alana, ay pahayga niyang inilagay ang kanyang bag dahil nga may laptop sa loob. Yun nga lang, meron siyang kasabay sa likod na ipinilit isiksik ang bag kasunod ng bag niya. At ilang sandali lang, nakarinig na siya ng malakas na tunog. Yun pala, laptop na niya ang nasira. May ano rin po siya dito. Ito po yung debt niya. Ito po yung bali. Andun po lahat ng gagawin ko. Marami po sana ako yung papasa kinabukasan. May mga project din po ako na ipapasa. Meron din po akong event na ihahandle sana na kailangan ko talaga yung laptop ko. During the night actually po. So, ayun po. Pagkatingin ko po sa bag ko, laptop ko po pala talaga yung nabasag. Ang di niya matanggap, pinagtinginan lang umano siya ng mga gwardiya hanggang makaalis ang taong nagsiksik ng bag kasunod ng kanyang gamit. Ingatan na rin po ang inyong mga dala-dalang gamit. Imbis umanong tulungan, nagbilin lang sa megaphone na ingatan ng ibang pasahero ang kanilang gamit. Naiyak na lang si Alana sa nangyari. Bukod sa ito lang ang gamit niya sa eskwela, birthday gift yun ng kanyang ama. Kumahagulgul po ako and everyone was looking at me. Yung mga dumadaan po ng mga fellow passengers ko. Tumitingin po sila. Alam po nila, nakikita po nila ako. Pero yung mga guards po, parang invisible po ako sa kanila. Tapos nag-announce sila na sa mga papasok na pasahero po, ilagay niyo po ng maayos para di kayo matulad. Tapos parang nire-refer nila po ako sa megaphone. Kita po ba? Sa ngayon, nanghihiram muna si Alana ng laptop. Ang gusto niya sana, mabigyan siya ng nararapat na danyo sa nangyari. Sumulat si Alana sa pamunuan ng MRT3. Sinagot na siya ng pamunuan sa Twitter na iniimbestigahan na ang insidente at bibigyan ng update. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Samantala, sa isang pahayag, sinabi po ng pamunuan ng MRT na hindi nag-abiso sa mga security guard ang estudyante na may lamang laptop ang kanyang backpack bago pa man ito ipinasok sa conveyor belt. Dapat anila ay nailagay ito sa hiwalay na tray para mas malinaw na makita ng x-ray operator. Makikita rin umano sa CCTV na patayong inilagay ng estudyante ang bag imbis na nakaangkop sa conveyor belt kaya nilagyan ng isa pang pasahero. Agad din anilang inihinto ng operator ang makina nang sumabit na ang bag ng estudyante at tuluyan na niyang mabawi ito. Nagpaabot na rin umano ng paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa estudyante.